Okay, so eto na nga, musta? Ito yung ano, nasabi ko dun sa video kanina or nung nakaraan, bumili tayo ng Anchor. Dapat nga nung base, check nga natin kung wait lang, kung paano banggitin yun, yun yung basis, basta. Yun, so anyway, hindi na tayo tumuloy nun kasi pumunta tayo sa mall, yun nga sa North Edsa, and then may nakita tayong Anchor. Tapos to nakita ko, although ito kasi 60 watts, tapos ano pa pala, yung Anchor kasi doon, eh, parang, well, dito kasi sa around Cavite, eh, sa south, or pinakamalapit is sa Mega Mall, so medyo malayo rin, and napadaan tayo, kaya, yun, nakapabili na tayo. So hindi na tayo kukuha ng ano, nung black version ng Bezos kasi, for comparison na rin, pero dapat originally, bibiling ko na lang dapat yung Blade, pero, yun nga, napadaan tayo, so, and, anyway, check natin to. Ano to? Anchor Power Core, ayun o, Anchor Power Core 3, 19k mAh, 60 watts. So, yung Bezos 65, huwag kayong mag-alala kung compare natin, pero unbox lang natin to. Wait lang, sorry. Hindi pala talaga unboxing to kasi una na nabuksan na natin, na testing natin. Pero pakita ko na lang din sa inyo. So, originally, ang presyo nito is, yan. 4,495 pero sa store may 30% off so nasa 3,146.50 ko siya nakuha so 30% off and then so kung compare mo mas mababa ng 5 watts do sa isa nating power bank tapos mas mababa ng 10k 11k actually 11k mAh anyway so ito yung makukuha mo tapos yung specs niya ang input niya yan, ito yung Type-C. Tapos yung output, dalawang USB-A or USB 3. Hindi ko alam kung 3.1 or 3.2 or 3.0 lang. Pero, check natin. So, ayan. Ito yung likod. Yung box. Ito yung itsura niya. Ayan. So, malamang legit to kasi sa store ko mismo nakuha. So, anyway, pakita ko na sa inyo. Oops. So, yun nga, clear lang natin, hindi na talaga siya unboxing kasi nabuksan at na-testing ko na siya sa store. So, na-test ko siya sa iPhone kasi una, di naman natin dala yung Steam Deck. And, chinek natin dun sa USB-A port, which is nag-charge naman. So, all goods na tayo. So, out of the box, ito yung makukuha mo. Ano to? Ano yun? Baka may laman, no? Ang sticker something eh. Ah, ito pala yun. Ito pala yun. Yan. Oh, so, yan. Ah, okay. So, ito pala. 12 watts lang pala to. Kaya pala medyo mabagal. Okay. So, di ko na-check. Good point to kasi yung iba 20 something, di ba 22.5. Ito lang yung 12, yung dalawa na USB-A. 12 watts, isa 60 watts. Yung USB-C. Okay. So, kaya medyo matagal. Pero, recharge naman siya. So, sa akin, para... testing na rin natin ng Anchor. First Anchor device natin to. Yun. So, out of the box, ayan. Siyempre, meron kang makukuha ang Anchor manual. Which is lahat naman. Meron. Ano bang meron nakakaiba dito? Wala naman. Okay. So, goods na tayo dyan. Uy. Ito. Ito pala, nakita ko na ito. Meron na siyang kasamang pouch. Yan. At syempre, uy. Ah, okay. May kasama na siyang cable. Okay, so ito yung medyo glossy yung gitna niya. Yan. So ito yung ano, yung power bank. Wait lang, balikan natin. Ito yung kable na Type-C. Kung gaano siya kahaba, wait. Mga 1 meter. 1 meter na Type-C cable. Oops. Ah, okay. Meron pa pala nito. Pilihan natin yan. Tsaka USB-A to USB-C. Okay. Tapos, ito na nga yung power bank. Tapos, ito yung pouch. Pero kasya naman. Okay, so yung pouch parang mga worth 150 to 200. So, goods na rin kasi may protection siya. Anyway, so yun nga yung makukuha mo.
Siyempre, tabi na natin to kasi gagamitin natin to eventually. Wait, tanggalin na natin to. Oops. Wala lang ako nung USB A to USB... oh no, yun lang. Wait. Wala pala akong saksakan nun, so di ko matetesting. Teka. Okay. So, tabi na natin yan. Oops. Tsaka to. Ito pala yung presyo. May 3-1 something. Ayan. Oops. Kita ba? Ayan. 3-1-4-6. That 50. Okay. So, wait lang. Tabi ko lang. Tabi natin for warranty purposes. Just in case na may mangyari. Pero mukha naman matibay kasi... Yung tinetesting ko nga, kwento ko na din, yung tinetesting ko to sa store, binigay sa akin yung ano yung unit, and then yung tinesting ko naman, nag-charge siya habang naka-on yung data, naka-on yung nag-YouTube tayo, naka-on yung nag-internet, Facebook, so tumutuloy naman. So yun, wala lang, share ko lang. Okay. Kaso wala akong ano, wala yata akong, wait. Anyway, okay, so yun na yan. Ito yung makukuha mo. So, out of the box, pakita ko lang naman yung testing natin. Pakita natin sa susunod na video. Kasi, una, kailangan ko muna itong i-charge. Wala akong charger. Wait. Hiramin natin yung... to. Charger ng ROG. 65 watts to. Hindi ko alam kung ilan yung... Oops. Ang ano lang dito, ayun, ay ito. Two bars lang siya. Wala lang siya nung ano, notification na like nung isa. Okay, wait. Check na natin. Ha, teka lang. Habang nag-charge. Teka, saglit. Okay, so nandito na tayo. So, check natin to. Yung watts. Yung wattage kung ilan. Check natin yung ROG. So, ito yung kable ng anchor. So, dapat goods to, di ba? Solid dapat yan. Okay, so, kinonect natin. Nag-charge. Oops, wait. Hindi nag-charge. Ah, kasi 12 watts lang siya. Wait. So, hindi niya kaya i-charge. Kailangan ba ito yun? Wala, hindi siya nag-charge. Wait. Medyo pangit yata to. Medyo hindi yata maganda yung pagkakabili natin dahil una nga 12 watts. Hindi ko napansin yun. Oops. Okay. So ito nag-charge dahil 60 watts. Kasi ang ROG, alam ko 45 watts. Parang ganun yung kailangan. Or 25. Di ko alam. Basta dapat medyo mataas. So, kung ito hindi gagana sa mga phones, lalo na yung sa mga bago, kaya hindi na natin ito matesting dahil hindi niya kaya. 12 watts. Anyway, so, yung kukunin natin, testingin natin, charge ko lang to. Sa susunod na video, testing natin yung... wala akong ano eh. Wala akong kable nung... iPhone. So, manghiram na, gagamitin natin yung kable ng charger nung originally ng iPhone. So, connect natin sa USB-C. Anyway, susunod na video na yun. Pinakita ko lang naman sa inyo. Again, siguro okay na rin kasi presyo niya 3,100. Tapos yung isa nga, nakuha natin ng 3,079. So, plus shipping, 3,100. So, halos same price range siya. Pero, anchor kasi to. So, siguro yun nagpamahal. Pero, ito nga lang, medyo downside dahil 12 watts lang to. Parehas. Tama ba? Teka lang, baka mali sinasabi ko. O tama, 12 watts lang siya parehas, isa lang yung 60 watts. So, point yun. So, kung ano, tingnan nyo. Anyway, yun na nga. So, in-unbox lang natin to, tapos check natin. Wala, hindi natin matesting dito. Bibili siguro ako ng Type-C na ganito para matesting natin sa ibang device. Although, yung ibang ano naman, yung ibang gadgets, halos... Wait lang, pakita na natin. Teka. So, ito na nga. So, ito na yung susunod na video natin. Although ibang device, parang ganito. Ayun o. So, 100 na to, na-charge na natin. Kaya nang kukompare natin, susunod nga na video. Meron na siyang input-output. So, ito, parang ganito.
Forget lang, habang nag-charge pa naman yan. Yan, so charging yan, di ba? So, yan o. Yung mga gantong bago, ewan ko, ikita ba? Ayan o, meron siyang 100 out. Makikita ko ilan yung volts na lumalabas. 8.8, 1.7 ampere. Di ba? Tapos, same din pag nag-charge ka kung ilan yung input mo. Anyway, so yun lang. Okay, so napahaba naman tayo. Ito nga yung susunod na video. Compare natin itong dalawa. So, abangin nyo na lang bukas or mamaya. Or anyway, yun, susunod natin yan. O, sige na. Bye-bye na.